para sa aming kaisipan na marami na palang tayong pinagdadaanan at ipinaglalaban. Karapatan para sa kababaihan, kalikasan, kabataan, at para sa karahasan. Inalam po namin yung concern and needs po ng mga client or client na darating. Especially po yung mga, let's say, meron pong person with disability na naka-wheelchair. Yung area po na mga, to be honest, wala pang ramp or ano pong hindi po namin nalagyan ng ramp is napalagyan na po. So, as per the request po ng the management or ng organization po ng White Gold and then the Voice Philippines. Dito pa sa linking and learning, kumbaga natutunan natin na makisalamuha at saka maging totoo sa ibang tao at maging bukas ang pandinig natin sa lahat. Yung mga kaalaman ng bawat grupo, magsama-samahin natin para yung mga hindi alam, yung mga ibang karapatan or mga ugali ng tao, ma-share din namin sa iba. Ibahagi na namin yung kung ano yung mga ginagawa namin doon sa aming organisasyon. At saka, mayroon din naman kaming nakukuha ng alaman galing po sa ibang-ibang organisasyon. Nakakamit pa ng other NGOs na may makukuha o nakikinig na mabuti at anong-anong kung ano ba yung ginagawa nyo, ano ba pwede namin i-gawin. Kasama kong rights holder. Binigyan kami ng panahon para masabi rin kung ano ang ginagawa namin, ma-issue yung ginagawa namin sa komunidad at din marinig din yung opinion ng ibang tao. Siyempre, iba't ibang advokasya nga, iba't ibang tao at iba't ibang talino rin yung mga nasa ibang grupo. Meron mga pagtatalo, pero kasi kumbaga nandito tayo para pag-isahin kung ano yung nais natin tsaka kung ano yung gusto natin matutunan. Talagang hindi pwede siguro mag-isa lang dito, kundi kasali ka sa organisasyon. Yung organisasyon ang natutunan ko dito ay halimbawa kung human rights sa lahat na tao, hindi lang sa human rights sa future to be, rights of disabled, right of women, and all human rights. Nakikita mo rin ang pagkakaiba ng pinaglalaban, pero merong pagkakaisa dahil sa meron tayong ipag-isang sulong na pagbabago, tapos nakikita ko yung helping ng bawat isa. Kahit hindi kayo pareha ng lingwahe, kung kaya mo makasalamuha, kung kaya mo bibigay ng ito, makakakita ka ng mga ito. At ang natutunan ko na hindi nga lang yung sektor ng mga nakatatanda, kundi ang lahat ng sektor ay magkaisa. Magkaisa kami. Para rin sa kabutihan, kami makatulong sa kanila at sila din makakatulong din sa amin. Matapos man yung project, at least we can sustain our advocacies and we can link each other, we can help each other. We have to work hand in hand ng pinaglalaban ng lahat ng ibang sektor din. It was a very beautiful experience. Yung experience na ito, ito rin ang magtuturo sa amin, pabalik sa aming komunidad na meron pala kami, marami pa pala kami dapat ituro sa aming mga kabataan at sa komunidad na aming pinagtatrabahuan. Sama-sama sana tayo ng isang boses, kahit magkakaiba yung concerns and issues, I think we have one commonality pa rin. At pag yun nagsama-sama, na-unify yun, we will reach talaga kung anong gusto nating goal for a better Philippines.